Minsan napapakamot na lang ako sa ulo kapag binababasa ako sa comment section na ang iPhone daw ay para sa mga millennial or Gen Z daw na gusto lang ng status. Ang masasabi ko lang, siguro yung tao nagsabi nito ay di pa nakakagamit ng iPhone. O di niya lang talaga alam na ang binabayaran mo kay iPhone ay ang perfection ng software, hardware, support, updates, etc. Kasi di ko na alam yung iba. Alam mo ba na kapag bumili ka ng latest high-end na Android phone, siguro sa loob ng 2 or 3 years, makaka-receive ka pa ng notification ng software update. Pero after nun, wala ka na marireceive. High-end model yon ha. Paano pa kaya kapag entry-level lang yung binili mo? Hanggang dun ka na lang, wala ka ng software update at ma-outdated ka na. Samantala kay iPhone, 5 to 7 years, makaka-receive ka pa ng software update. At kayang-kaya pa din ng hardware niya. Compatible pa din siya. And furthermore, sobrang ganda ng specs ni iPhone. Let's say for example, itong si iPhone 14 Plus 256GB internal memory. Ang screen display niya ay naka Super Retina XDR OLED. Sa tingin ko, si Apple lang may pinakamagandang OLED. Take note, engineered by Apple itong Retina XDR. Sobrang accurate lang naman ang mga color na napoprovide nito. Naka-HDR na din naman ito. Balance na balance lang ang dark and light area sa screen. At makikita mo yung separation ng dark and light color. Plus, naka-OLED po ito kaya napaka-realistic na color na napoprovide ng screen niya. Chipset na gamit naman niya ay Apple A15 Bionic 5 nanometer. Napaka-powerful ng processor nito. Alam mo kung bakit? Kung FPS drop ang problema mo kapag naglalaro ka ng PUBG, COD, Fortnite, Genshin, ML, kaya niya ng 60 FPS. At ang processor, di lang din niya nakakatulong para sa games. Nakakatulong din yan para sa image processing. Kaya kung papansinin mo, kapag pinagdikit mo ang picture na kuha gamit ang Android phone versus sa iPhone, sobrang layo ng image quality. Usapang image, camera nga pala niya ay 12 megapixel sa main camera. 12 megapixel lang po ha. 12 megapixel sa back at 12 megapixel sa front camera. Sa video recording, sa main camera ay 4K resolution at max na FPS ay 60 FPS po. Pwede din naman na 1080p lang at max na FPS niya ay 240 FPS. Kung di ka pa familiar sa FPS, FPS po ay feet per seconds. Okay, biro lang. Triggered ka na naman. FPS po ay frame per seconds. Ang frame po sa video ay image. Ang isang image ay isang frame. At kapag sinabing 60 FPS, ibig sabihin merong 60 image sa isang seconds. Usually kapag titingin ka ng specs na camera ng mga phone, lalo na sa Android, 60 FPS madalas sa makikita mong pinakamataas na frame. Sa iPhone lang nakita kong merong 240 FPS na naka 1080p resolution. Kaya madalas yung mga mahilig sa photography or videography, iPhone na pinipili nila kapag nag-start up pa lang sila. And take note, meron po siyang HDR, Dolby Vision HDR. Ano ba yung Dolby Vision HDR? Sabihin na natin na kapag ginamit mo to, kapareho mo na ang mga high production ng mga Hollywood movies. Pinapa-imagine ko lang naman sa'yo. Hindi naman eksaktong ganun. At meron din cinematic mode sa camera niya na nagagawa niyang i-blurred ang background at naka-focus lang sa subject. At sa front camera video recording, meron naman siyang HDR, cinematic mode, 4K resolution at maximum FPS niya ay 60 FPS. Pwede din naman na 1080p at 120 FPS. At meron siyang gyro EIS. Kung di ka pa familiar sa EIS, ang EIS ay electronic image stabilization. Gamit ang gyroscope sensor, nade-detect nito ang movement ng phone. At based sa movement, ina-adjust niya ang frame ng camera. Kumbaga parang gumagamit ka na ng gimbal. At alam mo ba na may mataas na IP rating si iPhone 14 Plus? IP means ingress protection. Ang ingress means pagpasok. Ayun, pagpasok, protection. At ang 6 ang pinakamataas na degree of protection against solid object. At ang 8 ang pinakamataas na degree of protection against water. Yun lang naman sa video ng ito. Pinipilit kong gumawa ng short video kaya di lahat ng mga specs ng phone nasasabi ko dito. Pero tingin ko sa mga nasabi kong yun, sana naman na-realize mo na hindi lang para sa status si iPhone. Siguro nga mapapataas nito status mo kasi pang premium din ang presyo ni iPhone. At sana na-realize mo kung anong binabayaran mo kay iPhone. Sa mga iPhone user dyan, pakaramdam nyo ba na tumaas sa status nyo kapag gamit yung iPhone? Or na-realize nyo na sobrang convenient siya gamitin? Lahat ng needs sa gadget na ito, napoprovide niya ng maayos. At magagamit mo siya kahit sa trabaho mo or kung startup photographer ka or videographer, panalo ka kay iPhone kasi mailalabas mo talaga dito yung pagiging creative mo. For inquiries, pwede ka naman mag-PM sa akin kasi di pa ako masipag mag-reply ng inquiries sa comment section. Sa PM, this lang medyo matagal ako mag-reply pero nag-reply ako.
Follow mo na din ako sa ibang platform. FB group, FB page, Reels, YouTube, TikTok. Branch nga pala namin sa SM Sukat Paranaque. Huwag kalimutan na mag-like, comment, subscribe. Save mo na din sa favorite ang video ng ito kapag nagustuhan mo. Send ka na rin na stars. Yun lang. Peace out.